Nangangamba naman ang mga residente sa Ginobatan, Albay sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Posible kasing gumagasa ang tubig mula sa Bulkang Mayon. At nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawi. Akala ko live. Ginobatan sa Albay kanina umaga. Sa barangay Tandarora sa Ginobatan, hindi mapakali ang mga residente. Tuwing may bagyo raw kasi mabilis tumaas ang tubig sa ilog. Ang problema, napakababa ng tulay na nagkukonekta palabas sa bayan. Kaya naman ang residenteng si Kayla, abot langit ang dasal na malusaw na ang Bagyong Aghon. Nangangamba po kami kasi yung sa Mayon po, yung galing sa Mayon na tubig, dito po binabagsak yung ano. Kaya napakadelikado po dito sa amin. Kung magpapatuloy ang malakas na ulan, maging ang mga alagang baboy nila Kayla, kanila ring ililikas para di sila mawala ng kabuhayan. Importante po yan kasi po, dyan po pag nabenta, dyan po pinagkukuha yung mga panggastos. Takot din ang dulot ng bagyo sa tricycle driver na si Glenn. Biglaan daw kasing tumataas ang tubig sa ilog mula sa mga matataas na barangay. Nahirapan po yung mga tricycle pag umano po yung tubig dito, mataas sa rough road po yung dadaanan. Nasisira yung dadaanan po. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ginobatan, simula 2022, 5 beses nang nasira ang tulay. Target nilang magawa na ang bagong tulay sa susunod na taon. Itataas lang siya level sa dike. Kasi every time napuputol yan. Uh-oh. Bakit po? Kasi yun nga, yung dinadaanan nila is mismong gali. So, kumbaga yung ginawa ng LGU is only temporary para mapadali ang pagtawid nila. 2006, nang hagupitin ng Bagyong Reming ang Ginobatan kung saan higit 200 ang nasawi sa mudslide. Sa Sorsogon naman, pinahintulutan na ang biyahe sa Matlong Port kagabi. Umabot sa 4,000 ang na-stranded na pasahero dahil sa bagyo. Yung stranded po natin ay more or less sa 3,700 kasama na po doon yung more or less 400 sa loob po ng port, no? Probably more than half na po yung nakatawid. So hindi na masyadong marami yung standees natin. Karamihan sa mga naipit na pasahero ng Roro, ginawa ng tulugan ang kanilang mga sasakyan. So, grabe po yung bawis ng baby ko. Eh no choice kasi puyat din kami sa biyahe, kaya itutulong namin talaga. Nagbaon kami pero syempre hindi naman enough yung dala namin pagkain. Bukas inaasahang magbabalik normal na ang biyahe sa Matlog Port kung gaganda na ang panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.